Copy Racer Junk Shop Edition. Ito si Helmar, samahan mo ko. Flex ko lang ang kalikutista shirt, available na sa ating Shopee. Tara Helmar, punta tayo sa Inco, soli natin ang tools nila. Bumili tayo ng bench grinder upang may maitulong naman sa ating shop, subalit may problema. Andito na nga tayo sa may labas, pupunta tayo sa may Inco manggahan, try natin pa-warranty ang ating bench grinder. Andito na nga tayo sa Inco manggahan, General Trias Cavite branch. After 2 weeks, may na-receive akong text. Hindi daw po covered, sir. Ngiwi. 705, sir. Ito po yung mga papalitan. Square neck, screw, left table, tooth washer, washer, star handle. Hindi ako nakapag-reply at nag-isip-isip muna ako dahil alam ko warranty to. Good day, sir. Sa Inco manggahan po ito. Itatanong ko lang po kung ipapag-go nyo ang repair. At ako'y biglang napareply na hindi na, ako na ang mag-repair niyan, kunin ko na lang. After 2 weeks ulit, may nag-text. Sige, good morning po. Nandito na po yung pull-out na bench grinder. Pasensya na po, natagalan pong bumalik. Nag-reply naman ako at ang sabi ko sa kanila, may papapuntahin ako dyan, ibigay nyo na lang. Okay po sir, padala na lang po yung claim stub po na binigay po sa inyo. Salamat! Ito yung date na pinakuha ko yung bench grinder sa Inco. Ito yung resibo na talagang binili ko. Ang tools na yan sa Inco, hindi po yun sponsor. 6/21/2022 nung nabili ko dahil nga marami tayong tropa na may Inco na tools. So marami rin ako mga tools na Inco. Well, binalik ko naman siya noong 7/11/2022. Ayan, binalik ko siya. Almost 2 weeks lang nagamit. Halos hindi nga siya nagamit. Naghiwa lang kami ng kambeng at pumurol ang kutsilyo. Kaya hinasa namin sa bench grinder ni Inco. Subalit mabibrate at bigla na lang tumirek. Ayan ang nangyari. Ano na? Ito ang iba pang mga Inco product na gamit ko at marami pa yan gamit ko sa aking laboratory. Tara, labas muna tayo at dumating na daw ang binawi nating hindi na warranty na tools. 6 months warranty, 1 week replacement. Tara, samahan nyo kong mag-unboxing ng tools na bench grinder na hindi na warranty. Tayo na lang ang magre-repair, total kalikutista naman tayo. Subukan natin ayusin to. Gawin natin 59ers. Hindi o right. Pakita ko sa inyo kung ano ang tunay na senaryo kung bakit natin siya ibinalik. Ganto kasi ang nangyari sa kanya. Yan. Wala na siyang lakas at hindi na makahasa ng kutsilyo. Kalahating pisngi lang ng kambing ang aming nahiwa. Hindi halos nagamit to dahil wala pang ang lalagyan itong grinder na ito. Nung nabili ko, halos 1 linggo rin itong nakatambay. At nang maikabit naman namin, eto naman ang nangyari. Bigla na lang siyang nanghina. Kita naman, medyo bago-bago pa ang ating panghasa. Ayan, hindi talaga gaanong nagamit yan. Tingin ko, issue na talaga ito ng gantong brand dahil hindi naman nabuksan ang tornilyo pero meron silang quotation kung ano yung mga papalitan. Halata namang hindi talaga ito nabuksan, hindi rin to na-check dahil nung kami ang nagbukas, napakatigas ng mga tornilyo. Heto na nga't katibayan, kitang-kita naman na lumalabas ang muscle ni Helmar sa kanyang pisngi. At eto ang aming papalitan, ang kanyang kapasitor, parang electric pan lang yan. Pagsira ang kapasitor, mahinang umikot. At may napansin lang kami na medyo maluwag ang kanyang tornilyo kaya pala ito ay mabibrate sa tuwing i-on mo.
Yan, sa sobrang vibrate niya, hinigpitan na namin ang mga tornilyo niya sa bracket. Ayan, tuloy, nabasag namin. Dahil nga ang vibrate neto, ayan o, higpitan natin. Yan o, maluwag talaga. Ito siguro tong kasama sa mga quotation niya na nakalagay na screw o ano ba yon. Basta, kasama yan sa quotation siguro. Maluwag eh o, ayan. Hindi na higpitan, hindi pinulikat ang pisngi ng nag-assemble neto. Dapat pinupulikat ang pisngi. Ayan o, nabasag tuloy namin ito dahil akala namin maluwag ang aming bracket. Well, tanggalin muna natin to. Ayan na nga ang nangyari. Natanggal pati ang sakit. Wala ring tibay. Pero try nating higpitan. Malay mo, dito lang naman. Sige, try natin to. O, ikabit mo na yan, Elmar. Abangan natin kung uusok. Ayan, umaandar na ba? Umaandar na, umiikot naman, subalit parang mahina pa. Lagyan naman natin ang hasaan kung kaya niyang paikutin. Ayan, magaspang. Medyo wala na atang change oil ito. Tuluyan na natin i-overhaul. At ayun na nga, at may nasilip tayo sa ilalim, kaya pala mauga ay dahil sipak na ang kanyang housing. Ayan, wala na yung isang pisngi ng housing, yung pinagkakabitan ng tornilyo, isang side na lang. Ang matindi dito kung sino pa yung may mga wire, doon pa banda ang sipak. Kaya pala umuuga at ang dami nilang quotation, siguro nga ay kabisado na nila na ito ang issue sa mga gantong unit. Tanggalin natin ang ground, i-overhaul na natin yan. Gawa natin ang paraan. Total, i-re-rebrand natin to. Tatanggalin na natin ang pangalan ng brand na ito pag ito ay ating naayos na, i-re-rebrand na natin to. Sige, Master. Umpisan mo nang kalkalin. Lahat ng gusto mong kalkalin dyan. Total, wala nang warranty yan. Tayo na ang mag-warranty neto. Ayan o, sipak. Ang nipis ng kanyang housing. Kaya siguro nasipak yan pag andar dahil nga mabigat ang kanyang mga panghasa. Nag-vibrate at hindi rin nahigpitan ng tornilyo. Nasipak ang housing. Bale, bili tayo ng panibagong grinder. Yung ibang brand, yung mas matibay at kaya tayong ipaglaban. Yan o, delikado to. Pag nahiwa to sa kaka-vibrate, finish tayo, sunog ang ating laboratorio. Gawin natin ito ng paraan. Okay ba tayo? Alright pa ba yan? Hindi alright. Okay, gawin natin ng paraan. Ayan o, sipak. Oh, bahala na. Basta gawin natin ng paraan to. Dahil kailangan nating magamit to. Sayang eh. Tanggalin na natin ang kanyang mga sticker at re-rebrand na natin ang bench grinder na ito dahil napagana na natin at naayos na natin ang kanyang issue. Well, ang pinalitan lamang natin dito ay kapasitor. Sandamakmak na quotation, kapasitor lang ang pinalitan namin. Ayan, tanggalin na natin to. Well, palitan natin ng ibang sticker. Testing muna tayo. Tingnan natin kung totoo ba ang ating nagawa. Ayan o, pakita ko sa inyo ha. Ayan, ang lakas na niya. Ang ganda na ng kanyang ikot. Hindi katulad kanina na garalgal. Kapasitor lang ang ating pinalitan. 150 lang. 150. Hindi 705. Ayan, re-rebrand na natin. Simula ngayon, ang pangalan ng bench grinder na ito ay Kalikotista Laboratory. Alright, ba tayo dyan? May bench grinder na tayo. Dikit natin na maayos, baka matanggal pa. Alright. Alright.
Thank you so much sa lahat ng staff ng Inko Manggahan. Alam kong ginawa nyo ang lahat upang ma-warrant ito, subalit hindi talaga na-approve. Thumbs up pa rin ako sa inyo at sa brand nyo. Maraming salamat sa inyo, sa staff ng Inko Manggahan. Thank you so much.